Kayang habang i-assassinate ng pamilyang Zoldyck ang Chimera Ant King na si Meruem? Yan ang katanungang sasagutin natin sa video na ito. Pagpapalagay natin na noong namatay si Kite, imbis na mga hunters ang dumating para tulungan si Lagon, ang pamilyang Zoldyck ang tumanggap ng misyon sa pagpaslang sa hari ng mga langgam. Kasama sa misyong ito ang lahat ng nakilala nating Zoldyck sa istorya. Sa pangunguna ng kasalukuyang pinuno ng pamilya na si Silva, kasama ang tatay niyang si Zeno, ang matandang Zoldyck na si Maha, ang mga mas batang member na sila Illumi, Miluki, Killua, Aloka at Kaloto. Lalabanan nila si Meruem na ayaw magpatulong sa mga Royal Guards upang sukatin ang kanyang lakas. Si Meruem ang isa sa pinakamalakas na nilalang na naipakilala sa istorya. Siya rin ay nagtataglay ng kamangha-manghang talino at si Meruem ay pwede natin kilalanin bilang isa sa pinakamakapangyarihang Nine User sa buong kwento. Pero, naniniwala ako na kung gugustuhin ng mga Zoldyck, kayang-kaya nilang paslangin si Meruem. Pwede nila itong gawin sa pamamagitan ng pagpapasabog ng miniature sa kastilyo ni Meruem. Matatandaan na si Miluki ay isang talentadong inventor na may kakayahang lumikha ng mga maliliit na bombang na ilalagay niya sa mga insekto kagaya ng lamok. Maaaring gamit ng kakayahang ito, pwede siyang gumawa ng mga miniatures na pwede niya ring mailagay sa mga insekto at ipadala sa kastilyo ni Meruem upang pasabugin ang hari kasama ang mga Royal Guards. Matatandaan na ang NEP2 ay hindi masyadong pinapansin ng mga nilalang na hindi masyadong banta kay Meruem. Ito ang rason kaya ayos lamang sa kanilang magdala ng sangkaterbong babae si Bezef sa kastilyo. At ang dahilan kung bakit nakapasok ang isang lawin na umatake kay Komugi sa kanyang silid. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na kaya rin ang isang insektong kagaya ng lamok na magtungo sa kastilyo upang pasabugin ang mga Chimerans nang hindi nila alam. Kung hindi naman ito gagana, pwede ding humingi ang pamilya ng mga assassins ng tulong kay Zig Zoldyck. Katulad ng sinabi ko kanina, isasama natin sa misyong ito ang lahat ng mga Zoldyck na nakilala natin at kabilang dito si Zig. Ang Zoldyck na nabanggit ng mga bagong kabanata ng Hunter x Hunter at nakasama ni Netero sa isa sa mga ekspedisyon niya sa Dark Continent. Maaaring hindi pa natin alam ang kakayahan ni Zig. Subalit, ang katotohanan na nakapunta siya sa Dark Continent kung saan nakatira ang mga nilalang na mas malakas pa kumpara kanila Meruem ay nagpapatunay na mayroong kakayahan si Zig na talunin ang hari ng mga langgam. Kung hindi naman posibleng makahingi ng tulong kay Zig, pwedeng asahan ng pamilya Zoldyck ang kakayahan ng pinakamakapangyarihang nilalang na naipakilala sa istorya. Sila sina Aloka at Nanika. Gamit ang abilidad ng dalawa na tumupad ng kahilingan, maaaring hilingin ng mga Zoldyck o iutos ni Killua ang kamatayan ni Meruem upang matapos ang kanilang misyon. Pwede nilang hilingin na mamatay ang hari ng mga langgam dahil sa atake sa puso. Pwede rin magbagsak sila ng sangkaterbang bulalakaw sa palasyo. At pwede rin ipadala nila si Meruem sa kalawakan upang tustahin ito sa init ng araw. Kayang-kayang gawin ito ng mga Zoldyck gamit ang kapangyarihan ni Aloka at Nanika. Pero, iisipin nating hindi kaya ni Miluki na gumawa ng mga bombang kasing lakas ng miniatures. Papanawalaan din natin na masyado ng matanda o patay na si Zig, kaya hindi na ito makakasama sa misyon. At pagpapalagay nating hindi na magamit ng pamilya Zoldyck ang kapangyarihan ni Nanika, dahil bigla na lamang itong hindi lumabas sa katawan ni Aloka. Gaano kaya kalaki ang tsansa ng mga assassins na manalo laban kay Meruem? Magagawa kaya nilang tapatan at magtatagumpay kaya ang mga Zoldyck na ma-assassinate si Meruem? Ang kasagutan ko sa tanong na ito ay hindi. Hindi kaya nila Maha, Zeno, Silva at ng mga mas batang Zoldyck na paslangin ng hari ng mga langgam kung ang gagamitin lamang nila ay ang mga kakayahang na ipakita nila sa kwento. May limang dahilan kung bakit ko nasabing hindi mananalo ang mga Zoldyck kontra kay Meruem kung wala ang miniatures, si Zig at ang kapangyarihan ni Nanika. Iisa-isahin ko sa inyo ang limang dahilan at uumpisahan ko ito sa unang rason. Ito ay dahil sa walang kapantay na lakas ni Meruem. Naniniwala ako na hindi kakayanin ng kahit na sinong Zoldyck ang tinataglay na lakas ng hari ng mga langgam. Sapagkat kung ating iisipin ng maigi, ang lakas ni Meruem ang tumulong sa kanya para matalo ang kinikilala noon bilang pinakamalakas na Nine User sa mundo na si Netero. Nagawa ng hari na maitulak ang dambuhalang kamay na meron ang Guanyin Bodhisattva ng Hunter. Nagawa rin niyang maputol ang braso at binti ng katunggali. At nagtagumpay si Meruem na manaig kay Netero pagdating sa palakasan ng kakayahan. Ang dating chairman ay ang tanging tao na nabuhay matapos makipagtuos kay Maha Zoldyck. Sa madaling salita, maaaring higit o kapantay ng lakas ni Netero ang tinataglay ni Maha. Kaya, kung natalo ni Meruem ang dating chairman sa isang duelo, napakalaki ng tsansa na hindi rin uubra sa kanya ang tinataglay na lakas ng kahit na sinong Zoldyck, lalong-lalo na si Maha.
Ang pangalawang rason ay dahil sobrang bilis ni Merwem. Natatandaan nyo pa ba kung paano niya agad napuntahan sila Nakel at Melioryon para hulihin ang mga ito? Na dahil sa sobrang bilis niya, ay mistulang nag-teleport siya sa lokasyon ng kanyang mga kalaban. Nasa memorya nyo pa rin ba kung paano nalagpasan ang hari ng mga langgam ang mga pag-atake ng abilidad ng Guanyin Borisatba na may bilis na higit pa sa pagkilos ng tunog? At naaalala nyo pa ba kung paano dumaan si Merwem sa pagitan nila Netero at Xenosoldic nang hindi namamalayan ng dalawang malakas na Nen user? Ang bilis na ito ang rason kaya naniniwala ako na hindi kayang masabayan ng mga assassins ang pagkilos ni Merwem. Sapagkat, kung nagawa ng hari na malagpasan si Zeno, tiyak na magagawa ito ni Merwem sa ibang mga assassins. Ang pangatlong rason kung bakit ko nasabing mananalo si Merwem kontra sa mga Zoldyck ay dahil sa kanyang talino na nagagamit niya sa pakikipaglaban. Si Merwem ay isa pa lamang bagong silang na nalalang. Hinuhubog niya pa lamang din ang kanyang kaalaman at wala pa rin siyang sapat na karanasan sa pakikipaglaban. Gan pa man, si Merwem ay may napakabilis na pagkatuto. Kaya niya maging bihasa sa iba't ibang larangan sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng libro. Kaya niya ring mag-isip ng iba't ibang pangyayari sa kanyang isipan upang mamili dito ng pinaka-epektibong aksyon. At kaya ni Merwem na pag-aralan ng ritmo ng kanyang katunggali, gamitin ito laban sa kanila at kontrahin upang manalo sa duelo. Sinasabi ko ito sapagkat ang talino ni Merwem ay sapat na upang tapatan ang lahat ng pagkasanay na ginawa ng mga Zoldyck simula noong sila bata pa. Ang lahat ng kalaman nila sa pakikipaglaban at ang lahat ng karanasan nila sa larangan ng pumamaslang. Tuso ang mga Zoldyck, subalit likas na ang pagiging matalino ni Merwem. Ang pang-apat na rason kung bakit mananaig si Merwem kontra sa mga Zoldyck ay dahil sa kanyang matigas na pangangatawan. Nakatanggap ang hari ng mga langgam ng di mabilang na pagbayo, pagampas at pag-atake mula sa mga kamay ng Guanyin Borisatba pero nakayanan niya ito hanggang dulo. Direkta ding natamaan si Merwem ng pinakamalakas na abilidad ni Netero na tinatawag na Zero Hand pero nagtamo lamang siya ng kakaunting sugat at galos. Higit sa lahat, nasabugan si Merwem ng Miniature Rose, ang kinikilalang isa sa pinakamapangalim na sandata sa mundo. Pero nagawa pa rin ang hari ng mga langgam na manatiling buhay hanggang sa mailigtas siya ng kanyang mga Royal Guards. Ang tigas ng pangangatawan at ang pagkabuhay ni Merwem sa mga pag-ataking ito ang nagpapakita na hindi siya basta-basta mapipinsala. Mahirap paniwalaan na kaya ng mga karayom ni Illumi na tumusok sa ulo ni Merwem. Mahirap isipin na magagawa ng mga papel ni Kaloto na mapingas ang katawan ng hari. At mahirap tanggapin na kaya ng kuryente ni Killua na sunugin ang balat ni Merwem. Sapagkat, ang pinsalang kayang gawin ng mga abilidad na ito ng Zoldyck ay hindi sapat para galusan man lamang ang hari ng mga langgam. Ang panglimang rason kung bakit mananalo si Merwem laban sa mga assassins ay dahil sa nag-uumapaw niyang kakayahan sa paggamit ng Nen. Si Merwem ay nagtatagli ng kapangyarihan ng Nen kahit kakasilang niya pa lamang. Ang dami ng kanyang Nen sa katawan ay humihigit sa mga Royal Guards at lalo pa itong dumadami habang kumakain siya ng mga Nen users o ibang nilalang. Kung ikukumpara kay Illumi, si Merwem ay merong mas nakakapangilabot na aura sapagkat nagawa niyang matakot ang lahat ng mga hunters na nakasaksi sa kanyang aura maging ang mga hunters na sumugod sa kastilyo. Kung ikukumpara kay Zeno, si Merwem ay nabiyayaan ng mas malawak at mas pulidong N na nagagawang makita maging ang mga pinakamaliliit na bakas na meron ng kanyang kapaligiran. At kung ikukumpara kay Silva, si Merwem ay nagtatagli ng mas mapangwasak na imbak ng Nen na kaya niyang gamitin para magwasak ng isang malaking kalupaan. Ang malayong agwat na ito ng kakayahan ni Merwem kumpara sa mga Zoldyck ay nagpapakita na kahit sa labanan ng paggamit ng Nen, mananalo pa din si Merwem. Ang mga Zoldyck ay sobrang lalakas, walang duda dito. Pero katulad ng sinabi ko kanina, hindi sila mananalo kay Merwem kung wala ang tulong ng mga aramas na kasing lakas ng Miniature Rose, mga karakter na nakapunta na sa Dark Continent kagaya ni Zig, at mga nilalang na nagtatagli ng pambihirang kapangyarihan kagaya ni Nanika. Hindi matutulungan ang Zoldyck na mga katawan nilang hindi nakakaramdam ng sakit, sapagkat meron din ito si Merwem kaya nagawa nitong maputol ang sarili niyang braso. Hindi rin maaasahan ng Zoldyck ang kasanayan nila sa pagpugot ng kanilang mga kalaban sapagkat kaya din itong gawin ni Merwem gamit lamang ang kanyang buntot. At hindi magiging bintahe para sa mga Zoldyck ang malakas nilang pakaramdam sapagkat si Merwem ay isang nilalang na nabiyayaan ng mga pandamang namana niya mula sa mga nilalang na nakain ng Reyna. Ang mga Zoldyck ay kayang talunin si Merwem kung gagamitin ng mga ito ang lahat ng kayang gawin ng kanilang pamilya. Pero pagdating sa pakikipagpalakasan, patalinuhan o pagalingan sa paggamit ng Nen, walang laban ng pamilya Zoldyck sa hari ng mga langgam na si Merwem.